Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, we have another engineering board problem coming from integral calculus. Pero this time, ano pa rin naman siya, application ng Pappus theorem. Pero before that, mga Lodi Cakes, shoutout muna kay Justin Rayton Kiko, kay Archie Silveres, kay Coco na nag-send ng problem na to, tsaka kay Abid Azel Yusop. And sa mga Lodi Cakes natin na to, maraming salamat sa support niyo kay Sir IJ. And I'm hoping you all the best, mga Lodi Cakes. So mga gusto pala mag-send ng any amount, mga gusto nyo lang mag-send, especially pat pwede makatulong makabili tayo ng mga gamit as well as makabili tayo ng mga books for the raffle. Ito yung GCash number ni Sir IJ. So the area bounded by the curve y squared equals 12x and the line x equals 3 is revolved about the line x equals 3. What is the volume generated? Okay. So, paano po ba natin kinukuha ulit, Sir IJ, yung volume generated when we have an area bounded by a certain curve and yung centroid natin, Sir? Okay, we have to recall the Pappus theorem, the second proposition, mga Lodi Cakes, that the volume is equal to the product of 2 pi multiplied by the area of the curve multiplied by the h, which is the distance of the centroid to the line where it was revolved. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, the first thing we have to do is we have to plot or we have to graph the given curve. Y squared equals 12x. So, kapag ganito yung ano natin, yung mga curve natin, guys, dapat alam nyo na agad yung forma nyan. Y squared equals 12x. Parabola. Y yung naka-square. So, tingnan na lang kung positive ba to or negative. Dahil positive to. So, kung ang y ang naka-square, it's either right or left. Tapos, dahil positive ito, that is to the right. So, graphing the parabola, so dapat kabisado nyo na yan, especially dun sa mga nagre-review for boards. So, yung y squared equals 12x looks like this, mga Lodi Cakes. Okay? So, we have a y squared equals 12x. And then, meron daw tayong line na x equals 3. So, we have 1, 2, 3. So, let's say this is 0, 0. Automatic 0, 0 yan kasi wala ka namang h and k na hindi mo mako-completing the square tapos wala ka namang certain constant. Automatic 0, 0 agad yung vertex niyan. So, anong gagawin natin sa x equals 3, Sir IJ? So, i-graph natin yung x equals 3. Ito po yung x equals 3 natin, mga Lodi Cakes. So, kumbaga, kailangan mo na nating malaman ano po ba yung area bounded by this 1. So, dahil x equals 3, automatically, yung x coordinate nito will be 3. Ang problema lang natin, ano yung magiging y coordinate natin? So, ang formula, or ang gagamitin natin is the equation itself. X equals 3, so that means na yung x palitan natin ng 3, y squared equals 12 multiplied by 3. So, y squared is equal to 36, extracting the root. So, we have y is equal to positive or negative 6. So, that means that this is 3, 6, and this is 3, negative 6. Sir IJ, how do we get po ba yung area ng parabolic arc natin? So, bigyan ni Sir IJ yung pinaka-shortcut. Ang formula ng area ng parabolic arc natin is equal to 2/3 AB. Ano yung A natin? Ano yung B? O kaya pwede na lang sabihin na 2/3 BH na lang. Yan. Ito yung base natin, guys. Itong buong to. Ito yung height. So, kapag ito lang yung hinahanap natin, yung kalahati lang yan, 1/3 lang. Pwede nyo i-check yung mga definition ng mga spandrel, etc. related to this one. So, 2/3 BH, that base is this one. So, 6 and negative 6, ang distance niyan ay 12. Right? 6 minus negative 6 is 12. Ang height nito, dahil x equals 3, from 0, 0, that's 3. So, computing for the area, we have 2/3 multiplied by 12 multiplied by 3. And then, we have canceled the 3, 2 times 12, that's 24. Wala na tayong problema sa area ng curve. However, ano yung distance ng center or centroid ng curve natin to the line where it was revolved? So kapag ganito guys, may shortcut din dito kapag parabolic arc po yan. Dahil pa kanan siya, opening to the right. So tandaan po natin na automatically yung centroid natin will be located along the x-axis for this case. Tapos ang shortcut niya dun sa x coordinate natin kasi hindi natin alam kumbaga the centroid will lie in between this mga Lodi Cakes in this segment or in this position or point. Tandaan po natin yung shortcut mga Lodi Cakes ha. The formula for the coordinate or for the length of the
distance of the centroid patungo dito sa vertex natin will just be, so yung centroid natin, so the x-coordinate, mga Lodi cakes, for this case, that is just 3/5 of the, okay, that's correct, of the height. Okay, ano yung height na yun, Sir IJ? Di ba yung height natin is 3? So 3/5 po yan, tandaan natin yan. Siguro magbigay na lang tayo ng ibang other, mag-present na lang sa Sir IJ ng ibang session regarding centroids, derivation, as well as yung mga shortcuts natin. For the meantime, kapag ganito yung form natin, 3/5 from the vertex ng height, yun yung magiging centroid natin. So ano yung height natin? That is 3. So that is 3 over 5 multiplied by 3. So that is equal to 1.8. Okay. Paano yung formula, Sir IJ? We have volume equals 2 pi multiplied by the area 24 multiplied by the height or the h, the distance of the centroid. Baka malito kayo, parehas h ha. Ito, distance ng centroid to the line. Kasi baka sabihin nyo, Sir IJ, parehas mo bang h yan? Hindi. Ito, distance ng centroid patungo sa line. This is 1.8, guys. 1.8. So ito yung line natin, dito siya nirevolve. So kung ito ay 3, ito 1.8. 3 minus 1.8, that will be our h. So that's 3 minus 1.8, approximately 180.96. Kapag ginumpit using calculator, therefore the correct answer is in rounded, so that's 181 cubic units. Bigyan na lang tayo ng ibang session, mga Lodi cakes, kapag magdi-discuss tayo ng mga centroids, formula, shortcuts, para makatulong sa inyo, especially for your board exam preparation. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuport sa channel natin. Pagpalain kayo palaging alert. Kita-kits on my next math tutorial and engineering tutorial videos, mga Lodi cakes. Bye-bye and God bless.